So what's up guys, welcome back again to another vlog. So ngayon nga guys, gagawa tayo ng fiber seats para sa ating 4AG blacktop na owner type jeep. So bumili nga ako kanina guys na hardener. Wait, papakita ko sa inyo. Ito, parang lahok siya dun sa kaila nung ating pagpapiberan. Meron, kompleto na nga pala tayo ng gamit. Bumili din kami nung isang araw sa Tanawan. Santo Tomas pala. Yung kulay pink na chemical. So yun, so pupunta na ako sa amin. So ang daddy ang gagawa ng fiberglass na upuan. So ito nga guys yung ating hulmahan ng ating fiber seats. So dito natin ibabakat yung tela. At ayan nga guys, meron itong mga tornilyuhan na kakalasan natin kapag matigas na yung ating fiber. Sinisimulan na ng daddy gawin yung ating first layer ng ating fiber seats. So ilalatag lang yung tela sa hulmahan, tapos papahidin natin ng chemical na pampatigas ng tela. Mabilis daw matuyo ang chemical na ito, kaya kailangan daw mabilis din ang pagpapahid nito sa ating tela. After 30 minutes na pagpapatuyo ng ating first layer, pwede na natin yan kalasin sa ating hulmahan para gumawa pa ng isa pang layer ng ating fiber seat. Ito na yung finished product ng ating first layer. Ngayon nga, igagawa na tayo ng ating pang second layer. Pag magagawa kayo ng fiber seats, kailangan nyo gumamit ng face mask sa paggagawa nito. Kasi kapag naamoy nyo yan guys, napakasakit sa ilong ng chemical. Sanay na lang talaga yung daddy ko, kaya hindi na siya gumagamit ng face mask. Eto, at tapos na ang ating second layer ng ating fiber seats. I think kakalasin na nga ulit yung hulmahan. Naghintay nga ulit kami ng 30 minutes bago namin kalasin sa hulmahan ng fiber seats. Siyempre, pinatigas muna namin yun. Nakakasatisfy panoodin guys yung pagtatanggal nito sa hulmahan. At yan nga ang ating finished product ng ating fiber seats. Ayan, no? Bali, ang nagawa natin ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pagkatapos nga natin gumawa ng fiber seats na tatlong layers, ngayon naman ating mamasilyahan na yung likod nito, kasi kailangan natin ma-perfect yung pagka-smooth nitong sa likod natin, yan ang fiber seats nga, kasi yan yung magpapaganda sa ating owner. Pagkatapos nga nun, igagrind naman natin yung ating sa may kabitan ng ating seat belt. Kayo na lang yung dumiskarte kung anong tools ang gagamitin nyo para ma-perfect nyo yung sa may seat belt nga. Yan, hulmahin nyo yan guys, mas maganda kasi na pulido yung gawa. Gumamit din tayo dito ng drill na panliha para mas smoothen nga natin yung mga gilid-gilid. Kasi minsan guys, nakakasugat talaga yung fiber na yan. Ngayon nga ay bumili ako ng liha at sisimulan ko ng utayin itong ating fiber seat. Ilang minuto rin yung itinagal ko sa pagliliha nitong ating upuan. Promise guys, nakakatamad siyang lihahin, kaya susunod nga magsasama na ako ng katulong. So guys, kahapon hindi ko na na-videohan yung pagpipintura dun sa ating fiberglass na upuan. Yan, so kasi kahapon guys, pumunta ako ng ospital kasi in-ospital yung mami ko. Masakit daw yung tagiliran niya, so hindi ko nga na-videohan yung ating pagpipintura. Pero guys, ipapakita ko sa inyo yung itsura niya kasi pinturado na siya, kulay itim. So tara, nakakabit na siya. Yan, meron pa pala tayong chance dito mag-video ng pagpipintura. Ito yung sa blacktop. Ito na lang yung pares na hindi pa napipinturahan pero nalihan na siya. Yun, yun yung ano, wait lang. Dito na kasi nakaparada tatlong owner. Ito, kakakabit lang nitong upuan na to. Yan, ito na yung napinturahan. Kasi ito pa yung isa. So bali, yung magiging video na lang natin dito is pag kinabit nga natin yung isa dun sa blacktop. Fiber seat. So kahapon nga, pinapulido ko yung paglalagay ng ating masilya. At yun nga si Dax guys, tutulungan niya ako. Sabi ko naman sa inyo magsasama na ako susunod. Next na gagawin natin dito, diretso primer na. Pagkatapos nga namin liyahin to ni Daxe, nilagay ko muna dito sa owner. Yan, gusto ko lang makita kung ano itsura niya kapag nakakabit na. Siyempre excited na rin akong mapinturahan to ng itim. So, pupinturahan natin siya ng kulay black. Na primer na rin pala to. May padating ah.
guys, tapos na natin siyang pinturahan ng itim. So ito, hindi ko na siya pininturahan kasi kakabitin naman natin siya ng upuan dyan, papagawa tayo. Yan, hinihintay ko lang umuwi ang daddy para may kabit na siya dito. Yan, ang ating fiber seat. So ngayon nga guys, kakabit na ng daddy itong ating upuan. At ayan nga kung makikita nyo, kinakabitan siya ng tornilyuhan para hindi na tayo magbubutas pa ng ating body. Yan, so guys, ito nga, tapos nang gawin yung ating fiber seat para sa ating OTJ. Bale, sa mga gusto nga palang magpagawa, 7,000 pares na yon. Bale, makapal naman siya guys. Kita nyo naman dun sa paggagawa namin ito. Yan. So, kapag nga umorder kayo, mas pupuliduhin namin yung gawa. Ito naman ay para sa amin lang. Kaya, yun ang nagawa namin. Kaya ito, hindi ko na rin ito pininturahan kasi papalagyan ko din ito ng natin siya ng foam kay Kuya Mario. Yan. Ayos naman yung pagkakamasili natin dito, pati pagkakapintura. Ako naman yung nagpintura niyan. Bale, itong ating fiber seats nga, bagay siya sa mga box type na owner type jeep. Yan. So yun nga guys, nakapagawa na tayo ng fiber seat sa ating blacktop. At ngayon nga, meron lang akong ipapakita sa inyo kasi sa darating na October 26, kakarsya ulit tayo sa Tagaytay sa OTJ Festival. So ito nga si Vitor Boy yan guys. So nung huli ko nga palang vlog, pinakita ko dito. Nag-vlog ako, tapos sinabi ko doon yung mga gagawin natin kay Vitor Bo. So naisip ko nga, di ba, nagpapa-comment ako sa inyo kung ano yung kakabit natin na upuan dito. So inaisip ko na baka ganun na lang din yung style ng fiber seats pero carbon. So yun. So sa tingin nyo guys, kung maganda ba na i-carbon ko na lang to pero kagaya nung ginawa natin kanina sa video, yung fiber seats na style na ganun, na pang Tamiya nga. So guys, sa mga hindi pa nga pala nakakapag-avail ng ating V-Turbo na t-shirt, yan, available pa rin siya. So 700 pesos nga lang to, available na size natin ngayon na na-stock ko. Small, medium, large, yan. So oversized t siya. Yung medium niya, ka-size ko, yan, ganito. Yeah, parang ganito yung size niya. Bali, yung tela niya is kalapit na ng DBTK. Yan, maganda to guys, quality tong t-shirt natin na to. So guys, ito nga palang ating work equip at itong ating AR1 na gulong. Yan, isang set yan. Pinost ko nga pala to guys sa Facebook page. Sa marketplace sa Facebook. Yan, so kaya ako siya guys binebenta. Meron lang akong ibang pagkakagastusan. Yan, so ito nga. Baka may gustong bumili sa inyo nito. 50k isang set na to. So bakit ang mahal nito guys? Ito kasing mugs kong to. Brand new yan. At alam nyo naman na itong design na to na na-equip na yan, rare. Hindi kayo basta-basta makakabili ng ganitong design kahit saang bilihan ng mugs. Tapos yung ating Nankang AR1 na gulong, brand new to. So ito naman, ginagamit ko lang to pag nagka-car show. Bali, nagamit ko rin siya sa practice ng drag racing pero dalawang beses ko lang talaga ginamit yon. Yan, makapal na makapal pa to mga bossing. Ito ng gulong na to, nabili ko siya nung Yabangan Nights 2024. Yan. So yun guys, dito ako natapusin ang vlog natin. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.